Chito Roño. Pagkakahapo ang Diretsito. At ang ating kinakaintay, no? Maraming salamat sa mga bilmahan yan. Ayan. She came into prominence though with Trudy's Ligit in 1963. So, more than 6 decades na, no? Yung kanyang acting career. And of course, malaking kinangalan po para sa akin na ito po ay sa direksyon ng walang iba kundi po si Direk Chito Roño. Galing mo, Direk! Maraming salamat po, Direk Chito at saka Ate Bea. Siguro dahil nabanggit niyo kanina, no, yung pag-serve niya as governor and mayor of Ligpite, congresswoman. No, itong pelikulang ito, inireleased siya sa taon na doon nagsimula yung inyong political career. Tama mo ba? Yes. 1998. Direk, naalala mo, if I remember right, during the dubbing, tama Direk, nagda-dubbing kami ng pelikulang bata-bata para maginawa. Nung inalungkot ako at nag-desisyon akong tatakbo bilang mayor ng Wilson ng Lipa. Nandun kami sa dubbing area, kausap ko ba si Direk Chito, na nagpuntahan ng mga press kasi pumayag na ako nung natatakbo bilang mayor ng Wilson ng Lipa. Kaya memorable ang bata-bata para maginawa. Maraming salamat na Ate Bea. Nabanggit kasi kanina no, na hindi ito yung muna collaboration niya ni Direk Chito. Meron yung ikaw lang, no, with Cesar Natana and Ronnie Ricketts. Tapos ito, political, no, from the action trailer ba yung ikaw lang. No? And then, parang binabanggit namin kanina, ito pa ang ano, start ng inyong political awakening after receiving, no, after accepting the role of Leo Bustamante, yung bata-bata, paano ka ginawa. So paano yung kung naalala niyo pa, no, yung unang pag-offer sa inyo ni Direk Chito nung role ng Leo Bustamante? Paano yung... Direk Chito yung ano na rin, yung... O yung collaboration yung muna siguro ni Binibini Lualhati Bautista? Ito lang may kwento ko. Kasi magkaibigan kami ni Hadi, kinikwento niya sa akin itong kwento na to, na kinuha ng Viva, pero hindi ginagawa ang pelikula. So, hindi ko from Viva. Alam ko, kinulit ko pa si Manolo Santos na bilhin niya from Viva. At nag-design ako doon pala na, Hati, huwag mo na ibigay sa iba. Ikaw lang sumulat ng script na to dahil magaling ka nang magsulat eh. So, napunta sa amin, of course, si Ate Bea at nakuha ko ang artista to. Sige, no? Baka may mga tanong na no, sa ating mga manonood dahil baka may silang yung ating panahon. Ano? Ayun. Palapit na lang po sa microphone. Tapos tanong po. Okay. Yan, marami ng tanong. So yun, itong bata-bata, paano ka ginawa? Pagkatapos nito, no, nag-collaborate ulit si Direk Chito, si Lualhati Bautista, at si Ate Bea, no, doon sa Rekada 70. Yun yung aking favorite ko. Yun. So yan, tanong po, pakilala, tapos tanong po sa ating mga panahuhi. Good afternoon po sa inyo lahat. I'm RJ Victorio from University of Caloocan City. This is my the movie that I watched. Naging ano po namin siya, essay about that because of women's awakening of everyone. And this is my question na po. And one time pumunta po ako kay Sir one of the national artists, which is si Ricky Lee, which is ano bang bubog ng isang ina sa kanyang anak. And secondly is, dapat na po ba kayong parangalan bilang national artist? Two questions, and I hope hindi ko pressure sa inyo, and I guess... Are you on the first? Ano po yung bubog ng isang ina? Yes, which is what is the problem of being a mother into his child? And secondly, being a national artist in our country. Now, na-deserve nyo naman po. Wow! RJ, maraming salamat. Maraming salamat.
But with your respect, please allow me to greet all our fans, my Vilmanas. Wow. Of course, I say thank you to all our students na kasama natin sa araw na ito. Sa mga Gen Z natin, mga estudyante, like you, RG, maraming salamat. And again, may I take this opportunity to say hi to, is Father Rector here? Father Rector, are you here? Father Rector, I hope you're here. Father Richard of UST. Hello and his family. Hello, kamusta po? Professor Dodds, hello, hi Ed. To all of you, maraming salamat. And going back to your question, ang bubog ng isang ina, kakatapos lang ng ating Mother's Day, nakasama ko doon yung dalawa kong anak, si Lucky at si Ryan, hindi mo madali maging isang ina. Kukunin, akala nyo lang na the responsibility na nakapatong sa isang ina, para dito sa bata-bata, sisiguraduhin mo para maging masabi na you've done your part as a mother kung magkakaroon ka ng anak at mapapalaki mo sila ng disente at makatao. Kamukha ng dialogue ko dito, di ba? So, yun ang inaasa mo, productive human beings. At para magawa mo yun sa mga anak mo, hindi madali. There are a lot of challenges na dadaanan mo kasi may gusto ka sa kanila. Pag may darating na time, meron silang sarili nilang buhay at magkakaroon sila ng sarili nilang desisyon. At bilang isang nanay, doon ka a-adjust. Hindi pwede yung mother knows best. Kailangan, especially now, computer age, wala na tayong choice but to adjust with our millennials para magtagpo kayo sa gitna. So being a mother, hindi really bubog yan, hindi bubog. Ako personally, masasabi ko, ang nagbuo ng pagkatao ko ay nung ako'y maging isang ina. Kaya ang maging isang ina ay regalo o gift from our Lord. At tayo nang mag-e-enhance niyan para magkaroon tayo ng mabubuting anak. Sabi ko nga ito sa bata-bata, mga anak na disente at mga anak na makatao para magkaroon tayo ng disente at makataong lipunan. At sabi, ano naman yung tanong ng pangalawa, no? Yung campaign para maging national, yes, national. Marami na po, maraming salamat. Maraming salamat, RG, sa mga nagsasabi na they're looking forward, gusto nila ako maging national artist. But maraming salamat po. Pero alam niyo po, na-sight ko na yung sarili ko. At siguro sa tinagal-tagal ko na sa industriya, sabi ko nga, natanong, if it's really meant to be, it will definitely happen. Pero kung hindi pa, at hindi para sa'yo, hindi mangyayari. But ang importante, kung ano ang nabuo at nagawa mo sa buhay mo. Maraming salamat, Dr. Bina. At ito, siguro, tanongin nyo natin si Dr. Chito. Kasi after nitong bata-bata paano ka ginawa, dekada si Tenta, kilala na natin ngayon si Dr. Chito bilang director ng mga horror blockbuster films, ano? Pongsoy, Pongsoy 2, Sukog, Bulong, The Healing, kasama si Ms. Vilma Santos. No? So, Direk Chito, ano naman po yung... Meron po bang plano na bumalik ulit dito sa drama after doing a lot of horror films? Actually, hindi lang drama, pero ang klase ng pelikula na kakaiba sa mga nagagawa kayo. Gusto kong yun ang balikan ng Pilipino movies. Yung maging satisfying yung mga pelikula na mapapanood natin. Hindi yung parang maliit na lang na kwarto na lang. Sa kanina nga nanonood kami din sa taas. Sabi ko, imagine mo, ang dami-dami natin location ng panahon na yun. Bakit nagbago lahat ng yun? Bakit naging maliit na yung mga pelikula? Yung dami. Sana ibalik natin, hanapin natin yung mga pelikula. Parang yung mga American movies na nararamdaman mo, parang satisfied na satisfied kang nanood ka kasi ibinigay sa'yo yung mga dapat mong makita, dapat mong mapanood. Hindi yung parang drama, ano nang drama, dialogue.
pinakita sa iyo. Sana maniwala kayo na yung dapat ang solusyon ng pelikula ng Pilipinas. Maraming salamat, Direk Shito. Siguro, tawag ulit tayo sa isa pang marunawad doon na nagtatanong. Kapilala po muna. Magandang hapon po. Ako po si Maria sa Corregio Sumito. Maria sa